Yo bros, today tuturuan ko kayo paano gumawa ng moving background pattern sa CapCut. Ginagamit ito ng mga animators para mapaganda ang kanilang animation para magkaroon ng high audience retention. And without further ado, let's begin. Hey bros, mag-edit na tayo. Bali ito lahat ng mga applications na ginamit ko. So, punta tayo dito sa Ibis Paint. Then punta sa gallery. Bali ito ang gagawin natin bros, yung pattern na to. Itong pattern na to. So punta tayo dito sa plus button. Then siguraduhin mong 1920 at 1080p yung canvas size. Dapat ganyan ang laging canvas size niya. Then okay. Then ganito na siya. Let's say natapos mo na ang iyong drawing. Okay, natapos mo na ang iyong drawing. Ang gagawin mo na lang ay dito sa ano na to? Tools na to, then bucket fill, then hanapan mo siya ng kung anong gusto mong kulay sa iyong pattern. Ito ang gusto ko, parang may pagka-brown siya na may pagka-flesh. Then yan, then bucket fill, then anuin mo muna, ayusin mo muna kung saan mo gustong layer. Yan muna yung layer niya na gusto mong i-edit, then bucket fill. Yan na, bucket fill mo na, bucket fill mo lahat. Yan na, tapos punta ka dito sa bucket fill ulit yan, di ba? Punta ka dito sa mask brown, yan. Yan. Bali ito na yun mga bros, paano gawin yung pattern na yun? Punta dito sa, ano na to, layer na to. Then pinutin natin tong move button, yan, layer move. Tapos pinutin natin tong repeat na to, i-on natin. Ano natin yan? Tapos ito na. Ito yung mangyayari. Magkakaroon na siya ng pattern. So bros, piliin nyo lang i-distansya nyo kung saan nyo gusto. Kung anong gaano kalaki yung ano nyo, yung picture na pattern. So yan. Ito na ang iyong pattern. Bali, ayusin na lang natin. Gusto ko ganito. Yan. Ito na yung pattern ng iyong animations. So, check. Okay. Ang gagawin mo na lang ay save as PNG. Okay, bros. Punta naman tayo sa CapCut. Bros, mag-edit na tayo sa CapCut kung paano i-move yung pattern na yun. So, punta tayo dito sa CapCut. Then, paano natin gawin yung ito? Paano natin ito gawin? Then punta ka dito sa ano, new prop photos, then black, then add. Bali ito na 'yon. Yung nagawa mo. So anuin mo kung gaano kahaba, tatong 20 seconds. Then split. Then 'wag natin lagyan ng ending para mag-loop siya. Then punta tayo dito sa overlay. Then click natin yung gusto mong pattern, ito. Then, ito na yung pattern na ginawa natin sa Ibis Paint. Ang gagawin mo na lang ay, ano siya, pahabain siya kung saan yung, ano ng ending niya. Then, putulin natin. Then, okay. Ano siya, kung nag-vibrate siya, yan. Tapos, ang gawin mo na lang ay, pinutin mo to ng dalawang kamay. Then, ganyan. Tapos, i-rotate mo siya. Nang ganyan. I-rotate mo. Tapos, paganyanin. Ganyan. Tapos, ang gagawin mo na lang, may ganyan na. Pag ganyan na, punta ka dito sa dulo, tapos pinutin mo tong diamond na may plus na to. Ito yung keyframe na to. Keyframe tawag dito. Tapos, urong mo siya sa dulo kung saan gusto mo. Then, pindutin mo to. Tapos, iurong mo siya kung saan yung katapusan niya. Ayan. Bali, ito ang mangyayari. Gumagalaw na siya pag pinay mo.
Diba? Bali, ganyan ang mangyayari. Ganun paano gumawa ng moving pattern sa CapCut. So, anong gagawin na natin dito ay post na natin at ano natin, kung export na natin sa 180p, then export, then export. Ito na yung mangyayari. Today's sponsor ay ang Stylus Pen. Kung wala kang pambili ng graphics drawing tablet, CP lang ang gamit mo, bakit di mo subukan bumili ng Touch Stylus Pen para sa iyong pag-drawing? Para makamura ka at di ka mahirapan sa pag-drawing gamit ang kamay. Bilhin mo sa link in the description para matulungan mo ang channel ko. So yun lang mga bros, huwag kalimutang mag-like and subscribe. At hanggang dito na lang, and see you in next video. Bye!